Pagka-uwi nga ni Madam sa mansyon, syempre, madami siyang baon na chika. Pero parang bukas pa matatapos si Madam makipagchismisan dito. Tignan mo tuloy, Madam, pati mga alaga mo naging chismoso na din. Pero parang ang sarap ng buhay nitong mga alaga ni Madam. Dahil na-miss ni Madam ang cooking show, abay eto, mag-eeksperimento na naman siya. Ang i-cooking show dapat ni Madam ay steak talaga. Dahil wala siya noon, ito na lang pork chop. Abay, baka nakalimutan mo, Madam. Nagaling ka nagbakasyon. Kaya wala kang budget ngayon. Eto nga, 3 piraso lang yung kinuha ni Madam na pork chop. Nagtira siya para may ulam pa kinabukasan. Dapat lang, Madam, na magtipid-tipid ka ngayon. Akala ni Madam na maabutan niya ang mansyon, nawala ng kalaman-laman yung ref niya. Buti na lang may natira pang pork chop na binili niya noong nakaraang taon. Eto nga, at nilagyan na nga niya ng madaming asin. Nung na-overdose na sa asin, ay matik, imekos-mekos na ni Madam yan. Pagkatapos niyang nilamas yung pork chop, nilagyan na nga niya ng paminta para mawala yung langsaba. Parang niligo mo na ng paminta yung pork chop na yan, Madam. Dahil nga daw isang taon na to sa ref, dapat i-overdose mo daw sa paminta yan. Ewan ko ba kung tama ba yung ginagawa ni Madam. Pati itong alaga niyang dinosaur, naguguluhan din kay Madam. Dahil tapos na niyang minekos yung pork chop, sinunod na kagad ni Madam yung next step. Eto nga, at ni-wrestling na niya itong bawang. Kung naging bawang lang ako, Madam, nasapak na talaga kita. Dahil ready na ang mga ingredients, abay, lulutuin na ni Madam. Baka kasi mapanis pa to. Binuksan na niya yung kalan at sinalang yung kawali. Dahil uminit na yung kawali, naglagay kaagad si Madam ng butter. Kahit wala ng budget, nagpakasosyal pa din yung Madam nyo. Hindi na gumagamit ng used oil na mantika. Magpiprito lang siya ng pork chop. Talagang ang dami pang kartihan. Nakita nyo, natunaw na yung butter. Kaya nilunod na ni Madam yung bawang. Dahil 3 piraso lang ang niluto ni Madam na pork chop. Siyempre, 3 piraso lang din na bawang. Huwag pasubrahan kasi masama yun. Sa nakikita nyo, nilunod na nga ni Madam isa-isa yung pork chop, no? Magaling lang talaga si Madam sa mga prito-prito ba? Sos, bida-bida lang tong Madam nyo sa pagluluto. Ay, buti na lang, hindi nasunog. Kasi ito pa naman magluto si Madam, puro palpak. Na-miss talaga ni Madam kumain ng karne ba? Paano kasi sa Siargao, paisda-isda lang tong Madam nyo. Bago tuluyang masunog tong piniprito pork chop ni Madam, hinango na niya kaagad. Kasi baka magkakulay uling na naman. Isa-isa niyang nilalagay sa plate, tapos naghiwa kaagad siya ng pipino nun. Alam nyo na, si Madam kapag nagluluto, madaming kaartihan. Dinidesign-design niya sa gilid-gilid yung pipino. Naku, Madam, ang dami mo talagang alam. Panigurado si Madam ang magluluto sa inyo, magkaka-ulcer kayo. Kasi ang daming prosesong ginawa. Maglalagay na nga lang ng kanin sa plato, dapat may shape pa. Dapat daw kasi presentable itong piniprepared niyang pagkain. Para yung tipong kumain lang sa labas ba? Kasi tignan nyo naman yung ginawa ni Madam. Talagang sinukat pa talaga niya yung kanin. Ayan, tuloy, nasira pa yung sandok. Noon, pag nagluto si Madam, talagang basta-basta na lang ba? Pero ngayon, ang dami ng kaartihan. Pero sa totoo lang, binabudget lang talaga ni Madam yung kanin. Abay, baka bukas pa kayo makakain yan, Madam. Eto nga, at isa-isa pang nilalagyan ni Madam ng ketchup itong plato. Kailan ba talaga ito matatapos, Madam? After how many years, natapos na din itong prosesong ginawa ni Madam. Ganito lang talaga mag-cooking show si Madam. Talagang gugutumin ka pa bago matapos. Yung mga pinsan lang pala yung andito sa mansyon ni Madam. Kasi yung ibang maaangkan niya nasa bundok. Parang wala na atang balak umuwi. Lalo na yung papa ni Madam. Halos doon na tumira sa bundok. Madami na kasi kaming tanim doon. Ayaw na niyang iwanan. Diba, tignan niyo, parang kumain na din sila, Madam, sa restaurant. Sus, kaartihan mo lang yan, Madam. Alam nyo talaga na tulog mantika si Madam. Pero nagising talaga siya ng maaga ngayon, no? Dahil itong kapitbahay ni Madam nagbenta ng higanting isda. Sakto din kasi walang ulam si Madam sa mansyon. Kaya eto, binili niya na kaagad. Sa araw-araw ba naman na puro lechon yung ulam ni Madam? Eto na yung time na mag-isda ka na naman, Madam. Pinahiwa na kaagad ni Madam sa uncle niya. Bali kasi, 3 putahe yung gagawin ni Madam sa higanting isda na to. Kaya pinahiwa lang niya sa 3. Pero sa 1 putahe na gagawin ni Madam, eto nga ang sa may buntot na parte, next year pa daw niya lulutuin. Ipa-overdose muna natin to sa lamin. Kaya pina-stay over muna ni Madam sa double door niyang ref. Inimula na nga ni Madam na hiwain tong ulo ng parte ng higanting isda. Kasi ang gagawin niyang eksperimento dito, ititinola niya. Ni-ready na ni Madam yung mga ricados na ihahalo niya noon. Dapat, hindi mawawala yung kamatis sa tinola. Eto ding sibuyas. Hindi kumpleto yung tinola mo kung wala yan. Hindi din pwedeng walang luya. Pero balatan mo muna ha, bago mo hiwain. Sa totoo lang, yan lang talaga yung mga ricados na meron si Madam sa mansyon. Okay lang na hindi kumpleto, no? Depende sa diskarte mo yan kung paano sasarap yung lulutuin mo. Kaya itong uncle ni Madam nang hingi ng malunggay sa kapitbahay. Siyempre, pati din itong lemongrass hiningi na din. Sinabi ko sa inyo, diskartihan nyo lang ba? Masarap talaga yung tinola pag merong malunggay. Pero eto nga, dito ka mahihirapan sa paghihimay. Kaya pinarescue na lang ni Madam sa uncle niya. Baka kasi maabutan pa kinabukasan tong cooking show ni Madam.
Dalawang putahe pala itong gagawin mo, madam, kaya bilisan mo na. Sisimula na nga lulutuin ni madam itong tinola. Binuksan niya muna yung kalan, tapos sinalang na niya yung kaldero. Naglagay kaagad siya ng isang palangga ng tubig. Nilunod na kaagad niya yung mga ricados, kasama na nga itong lemongrass. Pinagsama na ni madam lahat para hindi na sila maghiwalay ba. Tapos tinakpan na kaagad ni madam. Hihintayin nga ito na kumulo ng tatlong beses. Dahil kumulo na nga ito, nilunod na nga ni madam yung isda. Sinasabi ko sa inyo, yung ulo ng parte ng isda talaga yung masarap itinola. Eto na nga at sinimula nang i-eksperimento ni madam. Huwag na huwag nyo talagang susubukang gayahin si madam, ha? Pawang professional lang kasi yung makakagawa nito. Tinikman na kaagad ni madam kung sakto na ba sa timpla. Dahil expert na si madam sa pagluluto, eto nga at nagkulang pa sa timpla. Nung nakaraan, nagluto ka madam, hindi mo na tinitikman, ha? Mukhang seryoso nga si madam sa cooking show na ito. Pangalawang best na tikim, nasakto din sa timpla. Kaya nilunod na ni madam yung dahon ng malunggay. Para perfect na talaga tong tinola niya. Isusunod na kaagad natin tong pangalawang putahe ni madam. Bali puro laman ang isda to. Yung tinik, tinanggal na ni madam pati yung balat. Ang gagawing eksperimento kasi ni madam dito, yung tinatawag na putahing kinilaw. Masarap talaga tong ikinilaw kasi fresh from the sipa tong higanting isda. Walang katapusan sa paghihiwa ng mga ricados. Kung ano lang yung ricados na meron si madam sa mansyon, yun lang din yung ihahalo niya dito. Hindi kasi nakapaganda si madam sa cooking show na ito. May nakitang mangga si madam, kaya ihalo na din natin to. Dahil tapos nang hiwain ni madam yung mga ricados, kaya minix na ni madam para mahalo yung all. Tapos niliguan niya kagad ng asin. Dahil nga kilawin ito, hindi pwedeng hindi natin papaliguan ng suka. Ewan ko na lang kung hindi pa to sasarap tong kilawin ni madam. Hindi na natin to pasobrahan sa arte. Ganyan lang kaisi yung ginawang eksperimento ni madam sa kinilaw. Sakto din dahil naluto na tong tinola ni madam, oh. Kaya hanguin na ni madam to isa-isa. May konting kapalpakan lang na nangyari. Dahil sa sobrang hot ng tinola, nabasag na lang bigla yung ginamit ni madam na lalagyan. Etong ang glass na mangkok. Kumuha na kagad si madam ng panibagong lalagyan. Ito! Isipin na lang natin na parang walang nangyari, no? Hindi talaga maiwasan yung mga ganong aksidente ba? Lalo na kapag si madam yung mag-cooking show, hindi maiwasan yung kapalpakan talaga. Ready na yung ulam pero yung kanin kakasaing pa. Dahil sa dami eksperimentong ginawa ni madam, nakalimutan na lang talaga yung kanin. Hindi talaga kumpleto yung kainan pag walang kanin ba? Buti na lang, masarap talaga yung ulam. Ang importante niyan na iraos ni madam yung pananghalian nila.